Kaya naman, ito ang aking mga mahigpit na tagubin sa mga kawanin ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At saka palitan na ninyo yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalayan, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ang paghahanda, lalo na ang paggugol ng budget ng bayan, ay bukas sa publiko at hindi kinukubli. Walang parte nito ang kinukupit o sinusubi. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang. Sa bagong Pilipinas, ang masama ay ireklamo, ang mabuti ay irekomenda. Ngunit ang mga papuri at puna ay hindi dapat hintayin kumatok na lang sa ating mga opisina. Obligasyon natin na nasa gobyerno na hanapin ito. Kailangan natin bumaba sa masa upang tignan ang kanilang kalagayan at alamin ang kanilang hinaing. Huwag iasa ang pagpisil sa kanilang pulso sa mga report lamang. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa bagong Pilipinas, ang mga mamamayan ay dapat ligtas. Ligtas sa krimen, ligtas sa kalamidad. Sa mga pulis, ating mga bumbero, tiyakin ninyo na agarang pagresponde sa bawat tawag at sumbong. Ngunit, ang pinakamahalagang dapat bawasan ay ang dami ng tawag at sumbong sapagkat nangangahulugan ito na bumababa na ang bilang ng krimen. Through Bagong Pilipinas, we will meet our greatest obligation to our youth, to mold them into critical thinkers, problem solvers, and visionaries for their country. Panahon na rin upang bayaran ang ating utang sa mga magsasaka at mangingisda. Those who feed the nation, but ironically cannot feed their own family. Sisiguraduhin natin na hindi malulunod ang mga pinagpaguran ng ating mga kababayan sa kanayunan. The ultimate objective is to make food affordable to all. And one way is to achieve this is to make it accessible to consumers. Sa sambayan ng Pilipino, araw-araw tayo mananalangin, magsusumikap at kumilos upang maging mas maginhawa ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Ang Bagong Pilipinas ay hindi slogan na basta lang binigkas o bumper sticker na kung saan-saan na lang ikinakabit na ibiniburda sa damit. Ang layunin ng Bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin na dapat natin makamtan para sa kinabukasan ng ating bayan. Radio 19.